Gaano katotoo ang iglesia ang tinatag ni Felix Manalo noong 1914? Dahil mayroong membro sa samahang ito na kilala sa tawag na Rapido at nangangaral siya na sila lang daw ang ililigtas ni Kristo. Panoorin natin ng buo ang kanyang video bago natin sagutin isa-isa ang kanyang mga argumento upang mahimay-himay natin kung sila ba talaga ay nangangaral ng totoong ebanghelyo ni Kristo. Para po sa mga kababayan natin o mga kaibigan natin na born again Christian, marami na rin po kasi akong nakikita ng mga nagsusulputan ng mga born again Christian. Bagamat born again Christian ang tawag nila sa sarili nila, pero iba-iba po sila na sekta or maraming born again po eh. Ang paniniwala po nila, they need to accept Lord Jesus Christ as their personal savior. Alam po ninyo, kung papakinggan mo, talagang tama. Pero baka po kulang or sa paanong paraan natin mapatutunayan na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, kung meron po kayong Bible, mababasa po ninyo sa 1 Gis 7:9, kung yun po ang pagbabatay natin, ito po ang pangunahing utos. Ako ang pintuan ng kawan. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Doon po pinabubulaanan na ang paniniwala ng born again na si Kristo ang papasok sa puso nila o natin. Dahil ang inuutos po, tayo pala ang papasok. Saan tayo pinapapasok? Sa kawan. Bakit? Sapagkat si Kristo po ang pintuan ng kawan na yun. Hindi po pala sapat na tanggapin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan lang ng salita. Sapagkat bati na rin po sa Santiago 2:26, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ano po yung gawa? Isa na po doon yung pangunahing utos na kailangan nating pumasok sa pintuan ng kawan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ang mismong pintuan. Kung tatanggapin lang pala natin sa salita, eh bakit pa po magkakaroon ng Judgment Day? Bakit may tao pang hahatulan kung lahat naman pala natubos na ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo? Pinatutunayan lang po noon na meron talagang mga taong binukod ang ating Panginoong Jesucristo. Merong binukod na mga lingkod at merong mga hahatulan. Ang dapat lang nating tanungin at siguraduhin, mapabilang tayo doon sa mga taong binukod. Wala naman po sigurong tao na magsasabi na gusto niya doon sa mga hahatulan. Siyempre, hahanapin po natin yung mga binukod. At hindi po tayo ang magpapaliwanag doon kundi Biblia po mismo. Sapagkat sinasabi po sa Gawa 20:28 na andun na rin po mismo yung sagot na alin po yung kawan na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya po ang pintuan. Basahin po ninyo sa Gawa 20:28 sa Lamsa Translation. Kung bakit Lamsa Translation po ang gusto naming ipabasa sa inyo, may bukod na aral pa po tayo yan. Pero mababasa niyo po dito na ang iglesia ni Kristo mismo ang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. At ang kawan na binabanggit po ay iglesia ni Kristo. Wala po tayong mababasang born again Christian. Ang alam ko po kasi, ang born again, yun po ay proseso para maging isang tunay na Kristiyano. Hindi ako membro sa anumang sektang born again, pero naniniwala ako bilang Baptist na ang sumampalataya kay Kristo ay maipapanganak muli sa Espiritu, or sa madaling salita, ma-born again spiritual. Sapagkat ang mga nagsisampalataya ay binibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Himay-himayin natin ang kanyang mga argumento. Para po sa mga kababayan natin o mga kaibigan natin na born again Christian, marami na rin po kasi akong nakikita ng mga nagsusulputan ng mga born again Christian. Bagamat born again Christian ang tawag nila sa sarili nila, pero iba-iba po sila na sekta or maraming born again po eh. Sinabi niya maraming nagsisilitawang sektang born again, samantala ang sektang kanyang kinabibilangan ay sumulpot lamang noong 1914 sa pamumuno ni Felix Manalo. Ang paniniwala po nila, they need to accept Lord Jesus Christ as their personal savior. Alam po ninyo, kung papakinggan mo, talagang tama. Pero baka po kulang. Talagang tama sapagkat ang nagsisampalataya lamang sa Panginoon ng buong puso sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang binigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos ayon sa John 1:12 at Galatians 3:26. Hindi sinabi na ang sumapi sa INC 1914 ay binigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa paanong paraan natin mapatutunayan na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo? Ang patunay sa pananampalataya kay Kristo ay ang paglakad sa katuwiran ng Diyos, sapagkat ang katuwiran ng Diyos ay inilaan sa mga nangaligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung meron po kayong Bible, mababasa po ninyo sa 1 Gis 7:9, kung yun po ang pagbabatay natin, ito po ang pangunahing utos. Ako ang pintuan ng kawan. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Itong John chapter 10 verse 9, inaabuso ito ng mga membro ng ANC 1914. Bakit? Kasi ang unawa nila, sumapi ka muna para ka maligtas. Hindi nila mauunawaan na bago maidagdag sa kawan ng Panginoon ang tao, ay dapat dadaan muna sila sa pintuan na si Kristo. Sa paanong paraan? Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi alam ng mga membro ng INC 1914 na bago na idagdag sa kawan ang tao, ay naligtas muna sila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Basahin natin sa Acts 2 verse 47, na nangagpupuri sa Diyos at nakatanggap ng paglingap ng buong bayan at naidagdag sa iglesia ng Panginoon araw-araw, yaong mga nangaligtas.
Take note na idagdag sa iglesia ng Panginoon yung mga nangaligtas. Sa INC 1940 naman, baliktad sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Kasi sa kanila, sumapi ka muna para ka maligtas. Kumbaga, para silang magnanakaw pumasok sa bahay na hindi dumaan sa pintuan. Kung sa bagay, alam naman natin sa loob na kailang pananambahan, nakikinig lang sa ministro at silang mga membro ay walang dalang Biblia. Doon po pinabubulaanan na ang paniniwala ng born again na si Kristo ang papasok sa puso nila o natin. Dahil ang inuutos po, tayo pala ang papasok. Saan tayo pinapapasok? Sa kawan. Bakit? Sapagkat si Kristo po ang pintuan ng kawan na yon. Mali daw na pinapapasok natin si Kristo sa ating puso. Hindi po yan literal, kundi yun po ay pananampalataya. Ibig sabihin, tinatanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po yan mali. May mababasa pa nga eh sa Revelation chapter 3 verse 20. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sinuman ang akin tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya, ako ay maghahapunang kasama niya at siya ay kakaing kasama ko. Ang ibig sabihin dito, si Kristo ay kumakatok sa ating mga puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At kung sino man ang magbubukas sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay makakasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kaya sabi sa konteksto sa verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ko ng maputing damit, hindi ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kikilananin ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang sinumang magtatagumpay ay dadamitan ng Panginoon ng maputing damit. Ngayon, sa paanong paraan magtatagumpay? Basahin natin sa 1 John chapter 5, verse 4. Sapagkat ang sinumang ipinapanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Hindi po pala sapat na tanggapin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan lang ng salita. Sapagkat batin na rin po sa Santiago 2:26, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ano po yung gawa? Isa na po doon yung pangunahing utos na kailangan nating pumasok sa pintuan ng kawan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ang mismong pintuan. Out of context po siya sa Santiago 2:26. Bakit? Kasi ang kausap dyan ay ang mga mananampalataya na ni Kristo. Ang nais iparating ni Santiago sa kanyang sinabi ayon sa konteksto na ang isang mananampalataya kay Kristo ay nararapat makitaan ng mabubuting gawa. Basahin natin sa verse 18. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ganun pala yon, ang pananampalataya kay Kristo ay dapat makitaan ng bunga sa makatuwid bagay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kung tatanggapin lang pala natin sa salita, bakit pa po magkakaroon ng Judgment Day? Bakit may tao pang hahatulan? Kung lahat naman pala, natubusan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. Nagtatanong pa siya kung bakit mayroon pang hahatulan. Eh kasi po, malino ang Biblia na ang mga hindi nagsisampalataya sa Panginoon na siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan ayon sa John 14:6 at Acts 4:12 ay mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno. Kasi maraming nagsisilitawan ngayon na kapag hindi ka raw sasabi sa kanilang iglesia ay hindi ka maliligtas. Mali yun. Dahil ang kaligtasan ay si Kristo, hindi ang kawan or iglesia. At lalong hindi ang 1914 lang na itatag na sekta dito sa Pilipinas. Saan naman kasi sa Biblia na sinabi, sumapi ka muna sa INC 1914 para ka maligtas? Imalinaw ang turo ng Biblia na ang naanib sa iglesia ng Panginoong Jesucristo ay naligtas muna. Hindi gaya sa turo ng INC 1914 na sumapi ka muna para ka maligtas. Kabulaanan po yan. At dahil kabulaanan, ang mga naniwala sa aral na yan ay hahatulan ng Diyos pagdating ng araw. Sa Revelation 20 verse 10, ang diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Alalahanin po natin ang sabi ni Kristo sa Matthew 24 verse 5 sapagkat maraming darating sa aking pangalan na magsasabing ako ang Kristo at dadayain ang marami. Isa na si Felix Manalo sa dumating at ginamit ang pangalan ni Kristo para dayain ang marami. Kaya pansinin po ninyo, maraming napaniwala sa kanyang mga aral. Isa na itong si Rapido. Pinatutunayan lang po noon na meron talagang mga taong binukod ang ating Panginoong Jesucristo. Merong binukod na mga lingkod at merong mga hahatulan. Ang dapat lang nating tanungin at siguraduhin
mapabilang tayo doon sa mga taong binukod. Wala naman po sigurong tao na magsasabi na gusto niya doon sa mga hahatulan. Siyempre, hahanapin po natin yung mga binukod. At hindi po tayo ang magpapaliwanag doon kundi Biblia po mismo. Sapagkat sinasabi po sa Gawa 20:28 na andun na rin po mismo yung sagot na alin po yung kawa na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya po ang pintuan. Talagang may binukod ang Diyos na maliligtas at yun ang mga sumampalataya sa Kanya. Bakit? Kasi malinaw ang napakaraming talata sa Biblia na ang sumampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahamak, bagkus maliligtas o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya sa Kanya ay hahatulan. Tsaka lilinawin ko lang po ang Acts 20:28. Ang iglesia dyan ay ang mga mananampalatayang ligtas kay Kristo, hindi ang sektang itinayo ni Felix Manalo noong 1914. Kasi binasa natin kanina sa mismong Acts 2 verse 47 na ang mga ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay naidagdag sa iglesia ng Panginoon. Sa madaling salita, ang iglesia pala ay hindi pangalan ng sektang na rehistro noong 1914, kundi ang iglesia ng Panginoong tunay ay kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 19, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Mga iglesyang nasa kanilang bahay, tumutukoy po iyan sa mga believers at hindi sa pangalan ng sekta ni Felix Manalo. Kaya malinaw dito na ang iglesia ng Panginoon ay tumutukoy sa mga mananampalataya, hindi sa pangalan ng sekta. Porket ba pangalan ng sekta mo ay Iglesia ni Cristo, tama na agad? Mali po yan, sapagkat ito ang masakit na katotohanan. Si Felix Manalo ay kumuha ng phrase sa Biblia na Iglesia ni Cristo at ipinapangalan sa kanyang sektang itinatag, at sa kanyang pangangaral ipinapalagay niya na ang salitang Iglesia ni Cristo sa Biblia ay ang kanyang sektang itinatag dahil mababasa daw word for word. Ganon din ang ginawa ni Eliseo Soriano. Ginaya niya si Felix Manalo, kumuha ng phrase sa Biblia na Iglesia ng Diyos at ipinangalan sa kanyang sektang itinatag, at sa kanyang pangangaral, ipinagpalagay niya na ang salitang Iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay kanya umanong siktang itinatag kasi mababasa word for word. Ganun po nila sinasalaula ang salita ng Diyos. Basahin po ninyo sa Gawa 20:28 sa Lamsa Translation. Kung bakit Lamsa Translation po ang gusto naming ipabasa sa inyo, may bukod na aral pa po tayo dyan. Bakit Lamsa Translation? E kasi ang Bugos Translation na ito ay suwak sa kailang tagpi-tagping pananampalataya. Tsaka iba-ibang translation ang kailang ginagamit. Bakit? Kasi naghahanap sila ng translation na angkop sa kailang nabuong pananampalataya. Pero mababasa niyo po dito na ang Iglesia ni Cristo mismo ang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. At ang kawan na binabanggit po ay Iglesia ni Cristo. Wala po tayong mababasang born again Christian. Ang alam ko po kasi, ang born again, yun po ay proseso para maging isang tunay na Kristiyano. Uulitin ko po mga kapatid, ang Acts 20:28, ang binili ng dugo ni Kristo ay ang mga nagsisampalataya sa Kanya, at ang nagsisampalataya sa Kanya ay ang Kanyang Iglesia, hindi ang pangalan ng sektang itinayo ni Felix Manalo noong 1914. Kaya ito po ang garantisado, ang sinumang sasampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahamak sa kapahamakan ng impyerno, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. We will stand our ground.